ba? So, ganyan, option na lang natin itong mga lalabs, no? Para naman kahit pa paano. Ayan. At meron, gagawa tayo ngayon ng bilog. Ayan, maliit lang siya, maliit. Bibilogin natin ito. Hello guys, for today's video, andito na naman tayo sa ating pagbablog. So, gagawa tayo ngayon na napakasimpleng pizza, my own version. Halika, samahan niyo ako. So mga lalabs, ito yung mga sangkap natin sa ating paggawa ng pizza. Mayroong itlog at mayroong yogurt. Yes, of course, asukal, mantika, ayan, green pepper, ano siya, iwan ko ano yan, black pepper ba yan, ano? Ayan, at mayroon siyang, ano, basta na yun na yun. Of course, may asin, at ketchup, ayan, kahit anong klaseng ketchup, may hotdog, and may chorizo, ayan, chorizo din ba, yung aking itatapon sana, at of course, mayroong, black linga, black sesame. So, alika na, basa na natin. Langga itong sa akin, eh, optional lang to ha. Ayan, kung wala kayong gatas, pwede nyo itong ilagay. Yung, ito yung ating yogurt, no? Tatlong kutsara. Panlagyan na natin yan. Of course, yung ating asukal, ating mantika, at konting asin. Tiyansahin nyo ang asin ha. At, ating baking powder, ano to? Yes, no? Andyan, yung yeast natin. Ayan siya, oh. Ayan. At, ako kasi lalagyan ko pa yan ng gasas para lalong masarap. Saka natin to haluin. Kahit tinidor lang, pwede na to. Solve na to ang ating paghalo dito. Lalagyan natin. Huwag natin punuin ha, para konti lang ating magawa. Konti lang kasi ang gagawin ko ngayon, kaya... At saka natin ito halo-haloin, no? Optional lang ito mga lalabs, ha? Ayan. Kung wala kayong pang-ikot-ikot yan, pwede natin tinidor o kutsara. Ayan. Paanohin natin hanggang sa lumapot na lumapot ito. At lagyan natin ito ng harina. Ayan. Mga isang baso at kalahati ng harina. Dagdagan natin. At saka natin kanapin. Mga langga, haluin natin ito, ha? Sa ating kamay. Kung hindi nyo naman kaya... Ayan, at dahil kami naman ang kakain ng alaga ko, do hinalo-halo ko lang ng kamay ko. O, diba? Ganun lang siya, simple lang, o. Oh. Ayan, antayin na lang natin ito na medyo maganda-ganda ang paggagawa natin ng do, ha? Ayan siya. So, mga langga, masamasahin lang natin yan para nagmasa tayo ng ano ba. Bugbugin natin ito ng gusto para ang ano siya, yung tawag niyan. Yung harina ay medyo pino ang dating. So, ayan, ano, at ayan, medyo maganda-ganda yung ating paggagawa ng doon ngayon sa araw na to. O, diba? Ayan siya. Diba? So, ngayon, ayan, ha, takpan natin yan para medyo ano ang ano, yan, diba? Takpan natin. Of course, para madali lang siyang lumubo, diba? Mga kalahating oras pwede na. So mga langga, habang tayo mag-aantay bago lumubo yung ating ginawang to, gagawa tayo ay slicing natin itong hotdog, of course yung ating chorizo, diba, ano to, chorizo del bao, ayan, para maano natin to sa, ito, alam niyo ito mga langga, itatapon na sana to ng amo ko, so mangyayari, hindi ko tinapon dahil nga sa kailangan mo ito, laking bagay ito para sa akin, halika na. Yes, ito na yung ating lagayan ng ating hulmahan ng ating pizza. Ito ay makapal, no? Kailangan makapal kasi isasalang natin yan sa mainit. So, ito na siya ngayon. Yung ating dough. Ayan na. Ayan, no? Kunti lang ginawa ko ngayon dahil nga sa dalawa lang naman kami kakain ng alaga ko. So, ayan na siya. At, kailangan na palapad-laparin natin, lagyan pa natin ng kunting harina. Ayan. So, mga gustong makaalam dyan kung paano, my own version to, ha? At baka sabihin na lang, eh, ano. So, kukuha tayo dito ngayon ng kunting harina. Ito na, pagulong-gulongin natin hanggang sa lumapad. At, of course, natira tayo ng kunti, no? Palaparin natin ito ng gusto. Ayan, para
ang sakto doon sa ating lagayan na ano. Ayan, siguro naman kailangan manipis. Langga, ayan na nilagyan na natin ng ketchup. Option na lang yan mga langga ha. Nasa inyo na yan kung anong ilalagay nyo. Pero sa akin is the best talaga ketchup. Dati ginagawa ko yan, ginigisa ko yan sa bawang at sibuyas. Maliliit ang hiwa talaga ng sibuyas at saka bawang. Saga ko ilagay yung ketchup. Yun ang pinaka the best, yun talaga ang masarap kasi malasa na yun dahil iginisa ko sa bawang at saka sibuyas. Ngayon hindi ko na igigisa at napakadali lang to. Easy lang talaga to. Bakit easy? Ayan, nandyan na, hindi ka na kailangan magpagod sa mga ganong trabaho lang to mga lalabs, hindi yung pantagalan. Ayan, habang inikot-ikot ko, ayan, kinuha ko na ang mga dapat ingredients na ilalagay ko at nilagyan ko na yan isa-isa. Of course, lalagyan natin ito na ito. Ayan siya. Lalagyan na natin ito ngayon ng cheese. O, diba? Pero patungan pa natin ng ulit mamaya ng cheese, ha? O, diba? Ayan, bilog mga lalabs, ha? Ganyan lang natin yan, no? Sabay natin iikot. At ilagay natin dyan. Ipatong natin ito siyang cheese dito sa loob. Madaling kumain, mahirap gawin, o diba? Matagal gawin pala. Madaling kumain, madaling matagal gawin. Option na lang natin ito. Ayan, bilog mga lalabs, ha? Ganyan lang natin yun, no? Sabay natin iikot. At ilagay natin dyan. Ayan. Sipatong natin ito siyang cheese dito sa loob. Una natin to, ilagay natin to sa dito muna siya sa kailangan sa ilalim, no? Ayan, nakailalim. At dito natin ilagay siya sa
150 and of course 150 nakaano na pala yan. At yan, ilalagay na natin yan dyan. At lalagay na din ito. Ayan siya. At sabay natin isarado. Okay. So guys, malapit ng maluto. Ayan na siya. Finally, naluto na ang ating pizza my own version. Ayan, sagana sa cheese. O, oh, diba? So mga lalabs, sungkitin na nalapit ang natin sungkutin. O, oh, diba? Ayan na yung ating, ala, nag... Aray ko, kainit! Ang init! Ayan siya, o. Oh. Hangga, finally natapos na rin yung aking pagluluto. Ayan, sagana sa cheese. Ang dami at ang bango pa lang sa amoy pa lang. Ay, grabe, sarap na sarap ako. Ayan at hiniwa-hiwa ko na para naman eh. Optional lang itong mga lalabs. Napaka-easy itong recipe na ito. Napakadali lang talaga. So, siguro gagawa kayo ng pizza. Kung nandiyan kayo sa Pilipinas, mga 2 kilo, ang dami na nagagawa nito. Ito, isang baso at kalahati lang na harina ang aking ginawa. Ayan, isang buong pizza na yung ano ko. Pero may sobra pa ako, yung pinaikot-ikot ko dyan. At yan, at pwede nyo lagyan ng adobong manok, yung mga tira-tira nyong gulay, mga tira-tira nyong ulam. Pwede nyo i-toppings dyan sa pizza. Kung wala kayong mozzarella, pwede na yung cheese, no? Sa atin, eh. Edencraft naman ang pinaka-dabes sa atin. Yan, pudpura nyo ng gusto ng Edencraft. Masarap din yan, mga lalabs. Ito yung pinaka-tips ko dito. Ready to eat na kami, mga lalabs. Ayan na siya. Ito, may cheese to dito banda, oh. Pukod dyan, may cheese din yan. So, ayan. Masyadong tutong at, oh, ang sarap. So, ayan ang aking niluto. Ano to? Pizza with chorizo with ano? Chorizo dilbao. And with halbog kay kalami kayo. Ay, kaon ta? Panali, kaon na ta. Kaon na tag pizza. Mayoy. Kaon ta. Ito mga lalabs, no? Pinatusta ko ang daming cheese dito kasi ang daming nag-stack na cheese dito sa bahay. Masarina ba? Ngayon, itong chorizo dilbao, is, ang gano'n na ito, dinispose na ito ng amo ko, hindi ko pinatapon. Kasi kailangan ko talaga yan. Kumain. Sagana sa cheese, oh. Huh? Diba? Aha. Uh-huh. Cheese po yun, oh. Ayan, cheese, oh. Diba? Mainit. Sagana sa cheese ang ano ko ngayon. Ayan, oh. At saka, oh, ito na ito. Pag ako nagluto ng pizza, is tutong talaga dito. Tinutusta ko yan dito kasi para mag-crunchy. Ayan mo. Diba? So mga loves, thank you so much dyan. Kama. Yep. Maraming salamat dyan sa panonood nyo ng aking mga video. Kanta sa inyo lang yan. Diba? Ang sarap ng paggagawa ko. Kasi nilagyan ko ng yogurt, gatas, at liban. Ayan, ang tindi ng mga ingredients. Mga, pag ano talaga. Pag kinagat ko, alam mo, nagka-crunch ito dito. Kasi tinan nyo. Ayan. Ganyan ako pag gumawa ng pizza. Thank you so much din sa inyo lahat yung guys. Bye-bye and maraming salamat sa lang yung nagustuhan nyo yung aking pagbablog at ang andito yung alaga ko sa tabi ko. See you next time and follow more shares sa akong mga video. Thank you so much!